O, diba? Pag 5-4-3-2-1 mo, hello. Dance. Sumakto na naman yung magaling kong kapitbahay. Naririnig, diba? Oo. O, diba? Saktong 5-4-3-2-1 mo, tsaka siya nagpaalita. Siya pala yung binibilangan ko. Yes. Good morning. Andiyan na ba? Good morning, everyone. Ko hi to zero viewers. Hello, zero viewers. Diba? Oh, may one viewer na. Yay, hello, one viewer. Ako yun. Hi. Ano ka ba? Pangalawa hi. Ako. Ito nga, oh, nag-comment talaga. Na ako. Good morning. Tayo ako nga. Pangalawa. Ah, sige. Dalawa na. Tayong tatlo nga ngayon eh. Nagkikwentuhan nga lang talaga tayo. Oh, sabi ko sa'yo, dalawa na eh. Tayong dalawa yan. Trina. Hello. Ayan, Trina. Number 3. Hello, side viewer. O, oh, diba? Ayan, so, wala. Nag-exit ako, hindi ako makapag-Google. Oh, ano na? Google mo yung today last one mo. Today is... Hi, today is Tutubi Day. So, pag-uusapan natin kung dapat pa ba na may portfolio tayo o okay lang na hindi. Kasi merong mga... Like, merong mga nagsasabi na... Lalo yung iba coach pa yung nagsasabi, di ba? Na sinasabi nila na hindi mo na kailangan ng portfolio. Tapos, syempre, may mga, meron siguro mga field na hindi mo na kailangan or minimal lang na hindi sila masyado titingin sa portfolio kasi mas importante kapag nakausap ka na nila. Pero yung mga field na sobrang visual, katulad ng mga design or writing, ganyan, mas magandang, sa tingin ko ah, parang mas maganda kasi na meron kasi doon nila makikita kung para ba sa kanila yung style mo or hindi. Pero pag-usapan natin sa iba-ibang field or kung ano-ano yung mga klaseng kailangan ba natin, sa field nyo, kung kailangan nyo ba, kung paano yung ginagawa nyo, ayun. Para maintindihan din ng mga nanonood na hindi lang yan basta may portfolio ko or wala in any field. So, dapat nagbe-base din yan sa kung ano yung gusto mong i-showcase doon sa clients. Ayun. So, yun yung pag-usapan natin today. Okay. Ganito lang yan eh. Para siyang pag-hire, no, ng empleyado. Hindi ka mag-hire ng tao na wala kang kaalam-alam kung kaya niyang gawin yung task na pinagagawa mo. And the only way to check that is to see yung previous body of work. So yung paghahanda ng portfolio to me is logical in itself. Kasi syempre nga, bakit ka bibili, o sabihin na natin, kahit sa produkto, bakit ka bibili ng bagay na hindi mo alam kung saan ang galing, ano talaga yung epekto, di ba? So it is but logical to always have a portfolio to show your body of work. Yes, ayon. So dun sa mga ano, dun sa mga especially sa mga newbies natin na nagtatanong kung ano ba talaga yung portfolio, hindi lang siya basta sample of work eh. Para siyang mas malalim na resume. So nandoon yung portfolio. Pwede nating sabihin na hindi siya sample eh. Ang portfolio talaga madaling buuin kasi dapat ang ginagamit mo is yung previous body of work mo. Kung ano na yung natapos mo. Again, this is with the as an agreement na okay lang kay client mo dati na ipakita yung trabaho mo, no? Siyempre, kailangan yung umpisa, itatanong mo. Kasi like si Rhea, tinatanong yan. Ako, tinatanong ko yan. Oo. May NDA kasi kami eh. Hindi lahat eh, oo. Oo, kasi may mga non-disclosure agreements tayo with some clients eh. So, automatic. Sa amin naman, pag ano, oo, may NDA sa amin pag ghostwriting. So,
So, syempre, kahit ikaw yung nagsulat ng buong libro, ng ano, pag binayaran ka nila, wala ka ng rights doon. Kanila na yon. Mm-hmm. Parang wala, mm-hmm. hindi na ikaw yung nagsulat kasi nakuha mo na yung bayad. So, automatic yun. Pag binigyan ka ng NDA na pipirmahan, huwag ka nang umasang makukuha mo pa yun at pagagamit mong sample. Mm-hmm. Pero pag wala, normally, pwede siya. Wala siyang problema. Pwede mo siyang mm-hmm. gamitin. Bakit mo sinasabing mm-hmm. pwedeng gamitin yung previous body of work? At least tapos muna. Hindi ka na magsispend uh-huh. ng time na gumawa ng bagong sample. Mm-mm. No? Mm-mm. So, I always say previous body of work ang pinakamaganda. Ayun, patulad ito. Ko na hindi po pwede yung previous body of work kasi lahat talaga mm-mm. ng ginagawa ko proprietary ko na client, internal, kailangan kong gumawa ng bago. So, mm-mm. I think yung first natin na kailangan not ipaintindi, no? Pero I think medyo harsh work yun. Pero I think the first na kailangan natin i-inform sa ating mga kasamang freelancers na nandito is that kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, kailangan may portfolio ka. Mm-mm. Ako, yun ang stand yeah. ko. Kahit hindi pang konsyo pinato ang magsabi na, you do not need kasi a portfolio. Ano? You need a portfolio. Mm-mm. Kunwari natapos yung client mo. Siguro, kunwari itong client mo na to tumanggap sa'yo ng walang portfolio. Tapos natapos yung client na yon. Yung next client mo, syempre mas maganda kung meron kang nakuhang, ay, mm-mm. meron siyang makikita, di ba? Kasi if not, kahit gaano ka katagal dun sa first client mo, start from scratch ka dun from sa scratch. Second client, di ba? Kung mm-mm. kung wala kang portfolio. Pero if nagbibuild ka ng portfolio, dagdag ka ng dagdag, habang nawawala yung clients mo, yung susunod na clients mo, mm-mm. mas ano na yung, mas parang clear na sa kanila yung kaya mong gawin. And mas mm-mm. nakikita na nila. Mm-mm. And so, maganda siyang opportunity to upgrade rate-wise. Yes, oo. Kasi you can prove patulad na, nung, ano, oo, na may siguro, experience ka ni. Siguro sabihin na lang natin sa, kunwari sa ano lang, sa VA, kasi mahirap gawa ng portfolio ang VA, di ba? So, may nakita ako, meron siyang parang page sa website niya na here's what I can do for you. So, syempre, kung general VA ka, kunwari, magsistart ka sa small tasks. Kunwari, meron kang mm-mm. email management, kunwari, meron kang calendar management, meron kang flight, anong tawag doon? Yung nagsischedule ka ng flight. Client, o tapos meron kang travel, social media posting, ganon. So, di okay na yon, yun yung kaya mong gawin. Tapos, habang nagtatrabaho ka sa kanya, natututo ka ng iba. O paano natuto ka ng email marketing, kunwari, kasi pinaggagawa ka niya nun. Or natuto mm-mm. ka mag-outreach, client outreach, dahil yun yung pinapagawa niya sa'yo. At least, habang naginagawa mo yun, doon sa page na binubuo mo, madadagdag mo na kaya mo rin yung yung email outreach at saka yung, ano sinabi ko kanina? Email outreach at saka yung email marketing. Client outreach at saka email marketing. So, naisulat mo siya doon sa page. Yung sa susunod na trabaho mo, pwedeng hinahanap niya yung email marketing tapos nakita niya na kaya mo gumawa nun, kukunin ka niya instead of general VA na naman yung kukunin mo sa susunod na trabaho. Start ka na naman from scratch. Mm-mm. So, parang yun yung importansya ng portfolio for me. Kasi naniniwala naman ako, kasi nga ang sabi nga ng iba, may mga trabaho na hindi kayang gawa ng portfolio. Ako naniniwala ako na lahat ng trabaho kayang gawa ng portfolio. Kasi lahat yan may documentation eh. Pinapagsulat ka ng email, pinapadocument ka, pinagawa ka ng report. Yun, ang sample ng portfolio mo. For example, I can reach out to clients, sa VA, no? I can reach out to clients, draft a sample email. Ano yung email na isi-send mo para mag-reach out sa clients? Kaya mo mag-schedule. So, ang gawin mo, sabi nyo sa clients, ano yung ginagamit mo? Template, may template ka. Kung gumagamit ka ng scheduling tool online, sabihin mo, ipakita mo, yan yung purpose kasi ng portfolio. Oo, ng portfolio. Kasi the ano, diba? Showcase expertise. So, kahit naman sino, kailangan makita na kailangan mo gawin yung trabaho. And yun nga, yun yung goal, yung function ng portfolio para maipakita mo na hindi lang kaya mong gawin. Kaya mong gawin ng tama at magaling. Mm-mm. Kasi yung iba nahihirapan sila mag-grasp nung
thought nung ano, kasi nga akala nila yung portfolio highly visual lang. So pwede namang nakasulat, or kung VA ka, pwede mong i-screenshot yung logos or yung dashboard ng mga programs na kaya mong gamitin. Mm-mm. As a VA, pwede din yun. Kunwari, kaya mo. Siyempre, ang client, kailangan meron silang project management tool. So, mag-screenshot ka ng Trello, ng Asana, ng tapos yung communications, no, communication tool, screenshot ka ng Slack, ganun. So, ipapakita mo lang sa kanya na kaya mo na tong mga to, instead of kukuha siya ng isang tao na ititrain niya pa dun. So, may plus point ka na doon kasi nakita niya na, ah, alam na nitong gawin to. Ay, alam na nitong gamitin to. Hindi ko na kailangan siya i-train. So, parang nadagdag lang ng mga plus points si portfolio habang nakakadagdag ka ng mga gawain, ng mga skills mo doon. Ayan. Ako kasi personally, dati ko pa sinasabi na wala akong portfolio, hindi ko, parang hindi masyadong applicable sa akin ng portfolio kasi more on administrative task at no, hindi visual yung eksena ko. So siguro ang gusto ko kasi parang para sa akin kasi gusto kong tawagin portfolio kapag mayroong mga visual samples. Eh ako kasi wala. So ang ginawa ko, meron akong parang isang page sa website aside from I keep on updating yung profile ko sa Upwork anytime na may bago akong eksena or may bago akong tools na na-handle at kaya ko nang gamitin, dinadagdag ko siya ng dinadagdag. So, aside dun sa sections na ito yung mga work na kaya kong gawin, let's say, property management, transaction coordination, keme-keme, parang real estate office management. Tapos sa baba, yung listahan ng lahat ng states na na-handle ko na. And then next, uh-oh, yung listahan ng mga tools na pwede kong gamitin. As a real estate generally, na nagamit ka generally. Then, nakahiwalay yung mga transaction coordination tools. Tapos, nakahiwalay din yung, ang tawag dito, nakahiwalay din yung sa property management. So, nakahiwalay yung mga CRMs na na-handle ko na, nakahiwalay yung mga MLS, Paragon, whatever. Sinesegregate ko siya para, hindi kasi ang daming masyado nung tools eh. Kasi iba-ibang office, iba-iba yung tools na ginagamit nila. Mm-hmm. Pag sa real estate depende business, sobrang dami. Sa kanila. Oo, sobrang dami ng klase ng CRM. Tapos, depende pa sa state yan. May state na ito yung, may state na Paragon yung ginagamit. May state na Bright MLS. May state mm-hmm. na Matrix. So, iba-iba siya. Isinesegregate ko na nakalista lang. Kasi ini-imagine ko kung puro logo siguro, ang dami. Kasi ang dami talaga, more than 20. As in, mm-hmm. madami. Tapos, para siyang ano, mas parang expanded version ng CV. Yun. Mm-hmm. Nakalista yung mga, halimbawa, kasi as transaction coordinators. Kasi hindi mo na kailangan ipakita sa CV. Oo. Ayun, parang halimbawa, as transaction coordinators, ano yung mga, anong scope ng TC yung kaya ko? Kung lahat, edi lahat, ilista ko. Kung document management lang, edi document management part lang, ganyan. Tapos, sa property management, ganun din, nakalista kung lahat, ano yung kaya kong i-handle. Kung leasing side, maintenance, ganyan. So, lahat nakalista, pero accounting. Yun ang hindi ko ginagawa, yung accounting side na eh. Yun ang hindi ko ginagawa. So, ganun, parang expanded version siya ng CV. So, siguro, portfolio na rin, pero less image, visual. Less parang mm-hmm. less visual at hindi siya aesthetically appealing. Kaya hindi ko siya tinatawag na portfolio. Pero technically kasi, yeah, it's still a portfolio. Dali. Okay, ikaw na. Kasi I think doon tayo nagkakaiba sa definition ng portfolio kasi ang perception ng mga tao pag sinabi nating portfolio yun nga, something visual. Para may work sample, ganyan, something visual. Pang mga logos na nagawa mo, website na nagawa mo. At parating artist, parating... Paraming artsy-artsy. Parang, parang portfolio ng photographer. Parang ganun yung nasa isip nila. Or portfolio ng writer. Portfolio ng graphic designer, ganyan. Hindi, parang... Pero I think nga, change natin yung view ng tao na kapag sinabing portfolio, kung yun man yung definition ng portfolio,
for freelancers, ang definition ng portfolio is a showcase of your expertise. Showcase siya ng previous work mo that show your expertise. No? So, wag nating gamitin na yung rason yung, ay, hindi naman ako artist, or hindi naman ako photographer. Hindi naman ako model. Portfolio. Di ba yung mga model? Model at freelance. Yung mga model may portfolio. Working at freelance model. Kasi, like for example, sabi sa m-w.com, isang definition ng portfolio is a selection of a student's work such as papers and tests compiled over a period of time and used for assessing performance or progress. Yun naman talaga yung ano ng portfolio. Sa homeschool, kailangan nila gumawa. Yung kagalingan mo at yung kakayanan mo na gawin yung task. Kasi simple lang naman yan. Ikaw ba? Kaya nga yung challenge sa online ano, buying, di ba? Online selling. Bibili ka ng bagay na hindi mo natin sell. Pero anuhan mo lang. Pero babasihan mo lang yung picture. Di ba? Tapos sasabihin mo reality versus versus expectation. Mm-hmm. Kaya ka titingin sa reviews, sa'yo. Diba? Tsaka yung details, yung mga maliliit ang sulat, yun ang titingnan mo kasi nandun yung totoo. Nang madalas tinisip ng mga tao. Titingin ka sa ano? Yun nga. So, kumbaga, hindi ka sigurado ka nabibili mo. So, there are times na sakto sa'yo, there are times na hindi. So, ganun din. Ito sa akin, hindi ako at huwag kayong masanay dun sa mga nagsasabi na let your work speak for itself. Actually, mangyayari lang yan kapag tinanggap ka. Pero kapag hindi ka tinanggap, your work cannot speak. Yung portfolio mo ang nagsasalita para sa'yo. Tsaka ano ha, hindi... Yun lang. Oo. Hindi lahat ng client nagre-refer. Tandaan nyo yan. So kung wala kayong portfolio, kahit gaano kaayos yung trabaho nyo sa isang client, kung swapang siyang client, naku, ayoko mag-succeed yung mga friends ko. Kaya so, hindi niya ipapasa yung... Oo, totoo yan. Hindi niya ipipimimigay yung VA niya. Sa kanya lang yan. So, kung wala kang portfolio... Marami. Hindi niya i-refer, hindi ka makakakuha. So, ang akala nung susunod na client mo, general VA pa rin yung alam mo. Pero yung totoo dito sa previous client mo, ang dami mo nang natutunan. So, kung hindi mo kaya mag-visual, mag bullet points ka kung anong kaya mong gawin. Eventually naman, di pag sa next client mo natuto ka ng graphics na konti, di magkakaroon ka na ng pang-improve. So, work with what you have ngayon. Sa Upwork nga lang yung profile mo. Pwede mo nang gamitin as portfolio, eh. Oh, hindi ako yung sumisingit, ha? Ay, hindi ako nagpapaalam. Ayot kayo. Hindi na naman kayo marunong magpaalam. Hindi, nagkasabay kami ng pasok. Ibig sabihin, sabay pala kaming nag-aabang sa yung matapos ka. Sabay kami nag-aabang sa'yo matapos. Kapag tapos mo, sabay rin kaming pasok tapos walang huminto eh. Nag-aantay ko sino yung titigil. Ayan, di ko na alam sabihin ko. Ikaw na, Jim. Hindi. Ayun nga. Yung let your work speak for itself, mangyayari lang yan unang-una kapag ka may portfolio ka. Kasi paano nga paano magsasalita yung work mo kung hindi nila nakikita kung paano ka magtrabaho? Shulala. Oo. No? Doon nga siya sasalita. At saka magsasalita lang yan ng tuluyan kapag ka na-hire ka na. So again, simple lang siya. Yun kasi yung magiging basihan ni client kung tatanggapin ka o hindi. Of course, aside from the interview. Kasi kung ganda lang ang paraan para makakuha ng kliyente, Diyos ko. Ang ganda-ganda ko. Sa dami ng kliyente ko. Ay, oo. Kung ganda ang basehan, isa masasabi ko, alam ang ganda-ganda ko rin. Alam niyo ngayon, at saka alam niyo, kaya nga nagulo tong DMM dahil diba dahil sa mga schedule na hindi magkamayaw. Diba sa mga artista, yung portfolio nila, yung mga past movies na nila. Mm-mm. So, aside from yung manager nila nag-aayos ng kung ano yung next nila, syempre yung tatanggapin sila, mayroon ng idea yung
Yung gumagawa kung paano ba siya umarte, tama ba siya sa role na to, kaya ba niya gawin to, ganon. So, kung aside pa rin sa audition, syempre, di ba? Oo, aside pa dun sa audition kung pwede ka mag-audition. So, yun lang. Gusto ko lang din i-address yung ano, ako. Ano to? Kasi di ba yung mga nagsasabi, may nabasa, ewan ko kung napag-usapan natin to or ano, hindi kalimutan ko na. Basta, ang sabi kasi, hindi mo na kailangan ng portfolio. Kailangan mo lang mag-hire ng experts sa field na yun. Parang kukuha ka ng client. Ang sabi kasi, kukuha ka lang ng client tapos sasabihin mo sa kanya na may papadala akong mga tao sa'yo. So, wala akong sinasabing mali doon, pero gusto ko lang sabihin na nagpipaint siya ng wrong impression sa mga gusto mag-start ng freelance. Kasi technically, hindi na siya freelancing. So, kung gusto mo talaga mag-start ng freelance, kailangan alamin mo yung ins and outs ng freelancing bago ka mapunta doon sa level na yon na kumukuha ng tao para sa client. Kasi, kung baguhan ka pa lang, tapos kukuha ka na agad ng tao, paano mo malalaman kung tama yung ginagawa nung taong yun na kinuha mo? Expert nga siya sa field na yun, pero ikaw yung kausap ng client. Paano mo malalaman kung naibibigay mo ba yung gusto ng client kung wala kang alam sa freelancing? Diba? So, kailangan start ka talaga para malaman mo yung ins and outs, tas buuin mo yung portfolio mo. Tapos, doon ka makakapag-gain ng trust. Client at saka freelancer-wise. So, pwede kang kumuha ng team, pwede ka rin kumuha ng clients, ayun. So, portfolio din is a way to gain trust na kaya mo and alam mo yung ginagawa. True. Isipin mo, ha, nakaka-stress yung hindi ikaw yung pumalpak pero ikaw yung mananagot. Nakaka-stress yun. Tapos hindi mo pa alam bakit. Oo, hindi mo pa alam kung bakit hanggang sa awayin mo na yung freelancer na kinuha mo. Yung pala may miscommunication kayo. Kasi hindi mo na-relay ng maayos yung trabaho. Oo, ikaw kasi yung hindi nakakaintindi. True, lala. Siya naman ginawa niya lang. So, yun. Yun yung stand namin. So, ano ba dapat ang laman ng ano? Ano ba dapat ang laman ng portfolio? So, sige, na-establish na natin na ayun, sana isusunod ko. So, ano na ang dapat na laman ng isang portfolio? Let's make it generic, ha, para applicable siya sa lahat ng mga tao. Ano dapat ang laman ng portfolio ng isang freelancer? So let's start with yung unang-una. Siguro ako, ang unang-una talaga for a portfolio, kailangan may narrative ka. In short, may narrative ka of who you are, where you come from, your past past relevant experiences, and what you do best. How can you help the client? Ako yun yung una ko. Laging para sa client. Wag yung puro I can puro do this, goals. I can do this. So wag puro career goals. Laging na. Ikaw. Kasi di ba usually sa resume ganun, yung career objectives. So instead of career objects, ang kaibahan kasi ng portfolio is you can tweak it every time you will present it na mas magiging applicable dun sa tina-target mong client and tina-target mong scope of work. So, you can, pwede mong i-edit, not nadayain, kundi tanggalin mo yung hindi related. And ang i-showcase mo lang yung related, and, ganyan, para hindi cloudy. Lagay mo yung sarili mo sa sapatos ng client. So, sa position yes, Tagalog ng client, na Tagalog. Sapatos talaga. Hindi ko na kasi maipasok. Hindi ko na maipasok yung shoes eh. Magiging Tagalog so, konyo. Masyadong konyo na. So, but, so tayo eh. Ilagay niyo yung sarili niyo sa position ni client. So, lang to. Pag nabasa ko ba yung portfolio na to, maiisip ko na matutulungan niya ako or hindi, parang ano lang, so kaya mong gawin yan, ano ngayon, diba? So kasi kailangan aside from na ipakita mo lahat ng kaya mong gawin, kailangan meron ka ring parang segue na kung paano mo tutulungan yung clients, paano mo magagamit yung mga kaya mong gawin para matulungan yung client and yung business niya. Mas maganda kung meron kang client in mind na talaga, tapos alam mo yung problema nila,
Or at least target client and specific. Oo, target specific, client, ano, specific. Mm-mm. Business keme. Hindi naman kailangan, hindi naman kailangan sobrang specific, pero... like specific field. Halimbawa sa akin. Lang, kunwari, ikaw. Oo. Real estate transaction. Kunwari, specifically, transaction coordination. Transaction coordination. Alam mo na kung ano yung isa-showcase mong skills mo na maha-highlight yung transaction coordination talent mo, di ba? And alam mo kung ano yung problema ng clients mo na kaya mong solusyonan. Na yung mga usual problem ng mga clients na nangangailangan ng TC. Oo. For example, sa akin, hindi kasi ko... ano yung sa akin, kunwari, ang pinaka-ano ko lang, yung mga clients na walang time magsulat. May business sila, pero wala silang time magsulat, ay gumawa ng content. So, yun yung hinahanap ko. So, kung kayo, maghanap kayo ng, kunwari, gusto nyo maghanap ng startup na hindi pa alam kung paano mag-grow. O di yun yung, dun kayo mag-concentrate, or gusto nyo maghanap ng e-commerce na client para ikaw yung mag-release dahil may experience ka na doon. So, in-narrow down nyo, tapos alamin nyo kung ano yung problema niya or yung maaari niyang maging mga struggles, tapos ikaw yung magiging solusyon. I-shape mo yung portfolio mo na ikaw yung makikita niyang solusyon para sa'yo. Okay. Ayun. Yes. Shape mo yung portfolio mo para ikaw yung makita niyang solusyon. Doon, ha? Ang sinasabi ninyo sa make yourself a solution, kasi yung sarili mo at the best possible solution to solve the problem. Pero, hindi ibig sabihin mo, mag-sisinumalit ka. Totoo. Sisinumalit, hina-hype up yung skill, ino-oversell yung sarili. At the end of the day, sa trabaho, for the sake na makuha yung trabaho. Kasi ang thinking, sige, ano, bonggahan ko. Tapos pag natanggap na ako, tsaka ako naaaralin, madali lang naman siguro yan. Trust me, hindi siya madali. Walang madali. So kapag hinipe mo yung sarili mo, nag-overpromise ka, mahuhuli ka kapag na-hire ka kasi magka-underdeliver ka kasi malalaman yung totoo na hindi mo man pala alam lahat ng skills na yan. May coach na ganun May coach na ganun dati. Sabi niya, fake it. Till you make it. Fake it till you make it. Make yourself look like an expert, sabi niya. So, ang ang siste, ang dami niyang students na... nagsa-fake it. Oo, na ngayon. Tapos nakakuha nga sila ng client dahil ang ganda nung tinuruan niya siya mag-cover letter, tinuruan niya paano mag-approach ng client, na magmukhang expert, ganyan. Pero syempre, nung na-hire na sila, nahalata na hindi naman pala talaga sila marunong. So, ang nangyari, wala rin silang kinita and negative pa sila kasi nagbayad sila ng course niya. So, tingnan nyo rin, kung tinuturuan kayo maging ganun, tingnan nyo rin, wag lang sunod na sunod, tingnan nyo rin yung ano, yung... Oo, yun yung sinabi ko kanina na parang i-edit natin si portfolio natin, hindi para dayain, kundi para piliin lang yung skills natin na applicable dun sa job. Hindi para dayain mo at i-hype mo at ilalagay mo dun na kaya mo mag-super science in 5 seconds, yung mga ganyan. Huwag ganun. Ikaw din naman mahihirapan eh. Kapag naglagay ka ng kasi ikaw din mag-meet nung nilagay mo eh. Diba? Make sure na kaya mo i-meet yung ipagsusulat mo dun. Kasi walang ibang mapapahiya dun kundi ikaw. Ayun lang. Balik tayo doon sa dinidiscuss ni Jeff na laman ng portfolio. Sige, magandang isa-isahin natin 'yon ng in details na okay, sana less segue para at least sunod-sunod yung thoughts na ma-acquire nila. Tsaka kung ano yung kailangang info ni client makita niya agad. Less segue ha, Nisa. Nag-warning ako. Ako talaga yung nag-warning. Ulitin natin para hindi sila mawala. Ang unang talagang dapat gawin nyo is to write a narrative of yourself, where you come from, what you know, what you can do, and what you can do for your client. So ulitin ko ha, magsulat ka about you, saan ka nang galing, number one, ano ang mong gawin, at ano ang kaya mong gawin for the client. Pag sinabi natin ano yung alam mong gawin, be honest. No, honesty is the best thing here. Kasi kapag ka nag-oversell ka ng sarili mo, you hype yourself,
to the point na nagsisungaling ka na because you don't know naman that the skill itself, maaaring matanggap ka, yes, pero magkakabutuhan kapag ka, tawag dito, kapag ka nagka-hiran na. And besides, ang challenge ko pag actual work. Sabi rin ni Ken, may ibang coach na tinuturuan yung client na mag, ay yung mga freelancers na magsulat ng cover letter, mag-approach ng client, ako, pustahan yung mga coach na yan, tinuturuan din yung mga tao nila na huwag gumawa ng portfolio. Kasi kapag ang narrative mo ay hype, meaning masyadong mataas, masyadong maganda, masyadong perfect, gustahan tayo yung mga susunod na parts ng portfolio hindi magmamatch doon sa narrative. So again, mm-hmm. sa portfolio pa lang, makakalata na nagsisinungaling ka. So, at saka usually canned yung ginagamit nila eh. Canned yung narrative, medyo edited lang ng onte. Pwede mag-segue. May isa pa. So meron siyang maliit lang to. So may isang coach nagbigay siya ng ng template. Nagbigay siya ng template. So yung mga students niya, tapos may binigay siyang client. Oh, may kaibigan ako nag-hire. Ganyan. So lahat ng sinend ng students niya doon, same cover letter. Nagalit. Nagalit yung client. Parang gago. Pinagkabukuhan. Oh, diba? Hindi, alam na this. Hindi, tsaka yun nga, mahalata yun eh. Pagka sinabi mo yung skill, kunyari, marunong kang magganito. Di syempre, pagkatapos na magpapakita ka, kunyari, marunong kang gumamit ng Hootsu. Social media marketer ka. Kaya social media scheduler. Sabi natin, scheduler na lang. Marunong kang sabi mo, marunong kang mag-Hootsu, Hootsuite, marunong kang mag-schedule. Buffer. Siyempre, ikaw maglalagay ka ng screenshot ng scheduling mo, yung planner part ng suite. Panapak yung pagkakaschedule mo. Hindi ka marunong maglagay ng link, hindi ka marunong maglagay ng picture, nagsagay ka lang ng word. Mabubuko at mabubuko pa. So yung first book talaga yung magiging susi talaga ng client, malalaan. Ito yung pinagkasasabi. So, sabi ko nga, ako, ko lang kasi hindi ko naman pinakikailaman yung mga paborito ni isang kamot coaches dahil ako masyado po sa pero kung tahan tayo, yung nagtuturo na mag-approach, magsulat ng email, hindi kasama sa tinuturo nila yung gumawa ng portfolio. Kasi sa portfolio part, mabubukos na hindi totoo yung pinagsasabi nila. Madali lang kasi magpapos ng email eh. Sa portfolio talaga makikita na if you know how to walk your talk. Kasi kung talk at nang hindi mo naman kayang kilos, mabubuko ka. Right? Kaya ako so pag nakita part, akong coach. Sige na. At saka yan, additional ko doon sa first part ni Jess. Hindi yun segue, additional. Siguro. Hindi ito, sabi, nakitawiran ang tawiran yung masasakyan. Mamaya ka sa akin. May hawa akong gunting. Hindi, additional ko lang, kasi yung iba, natatakot na magsulat ng mga, mag-prepare ng portfolio or ng narrative about themselves kasi, hindi sila ganun ka-confident sa English skills nila. Dai, nagagawa ko. Tanong nyo kay Jeff kung gano'n ko kagaling sa English. Siyang makakapagpatunay. Hindi mo sa English. Kung maalam, bakit pumasaya ng training eh. Diba? Hindi nyo kasi kailangan, ako kasi, weakness ko yung creative writing. Yung masyadong ma-flowery, mabulaklak, masyadong appealing. Ang atake ko straight, as in short and sweet, yes. Short and sweet lang, yun yung atake ko, parang short lang, straight na ito, ganyan. Wala nang mga highfalutin words, kemedo. Hindi kailangan yun. Believe me, nag-work yun. Kahit simple lang, basta totoo yung nilagay nyo and relevant. Hindi kailangan na mga level 3, level 4, level 5 English ang meron kayo. Hindi kailangan. As long as tama yung grammar. So, para hindi kayo kabahan sa grammar, keep it simple and basic para hindi nyo kailangan ma-confuse. Mag-grammarly kayo. Maraming grammar checker. So, word lang, saka may grammar checker na eh. Kung nahihirapan talaga kayo mag-paragraph, edi mag-short paragraph kayo tapos ibulat nyo na yung mga skills na susunod. Oo, ay, gawain ko yan. Para hindi ako pala mag-create ng bonggang sentences.
Basta phrase, ano, phrase, basta ganyan. Basta 'wag niyo silang bibigyan ng bullet agad. Kailangan may introduction kung ano 'yon. May introduction, ayun. So, 'yan ang narrative point. Game hindi na. Narrative game pa lang kahit hoy, hindi na siya magano. Si Jeff, narrative na hindi na natapos ang narrative. Hindi na umusad sa narrative na yan. Hindi na umusad sa narrative. Okay. Okay, ay sasalita ni kung matawid. Dapat okay, mag-uwi yes. Yung time. Bawal tumawid, nakamamatay. Next. Okay, so pagkatapos ng narrative, ano na? So yung bullets na nilagay mo ng bawat skill mo, balikan mo. Ngayon, maglalagay ka na ng visual representation nung expertise mo ng skill na yon. So for example, mm-hmm. Una, sinulat mo, proficient in, ano ba? Proficient in Microsoft Office. Pa, o di maglagay ka ng mga sample na nagawa mo sa Microsoft Office. Okay, kumuha ka ng sample. Screenshot. Sabi mo kayo. Gawa ko sa sarili ka sa word. Then, for example, gumawa ka ng, ano bang maganda? Gumawa ka ng letterhead. Gumawa ka ng certificate. Magbuha ka ng thinking. Gawa ka ng ano, document about na gumagamit ng mga graphical elements. Mm-mm. Yun. Pero wag kang gagamit ng mga themes kasi mabubukol yun. Alam mo yun? Oo. So, yung, yung mga themes na yung mga templates eh. Yung mga nilagay mo na bullets ng skills mo, babalikan mo ngayon isa-isa, maglalagay ka na ngayon ng sample dun sa bawat skill na yun. Nang patunay. Hindi na tumawid. Hindi na nakamamatay. Green light na. Ayun. Dun papasok yung sinasabi ni Nisang bullet-bullet. Applicable, parang advisable din na maglagay ng mga visual representation kasi it's appealing to the eye. Pero ako personally, hindi talaga ako naglalagay kasi unang-una, medyo maano ang mga realtors eh pagdating sa NDA. May mga clients pa ako na nibanggitin na nag-work ako sa kanila, again, ayaw nila. This is given na may NDA ka. So sabi ko nga, pag may NDA, automatic hindi mo pwedeng gamitin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng sample. Pwede kang gumawa ng sample just to show your expertise. So, kunyari, realtor yung pag-a-applyan mo or broker, so, lalagyan mo na ng disclaimer na walang data dito na ginamit na galing sa ibang broker. Kadalasan naman may free, di ba? Ganin. Kadalasan ang anumang pagkakatao ay trial. Ang pagkakapareho ay hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Fictional lang. Hindi. Yung mga apps naman, if ever paid naman yung ginagamit ng client mo, usually naman may free trial eh. So, pwede ka mag-free trial para gawin yung sample mo. Para lang maipakita dun na kaya mo siyang gawin. Siyempre, wag mong gagawin dun sa time ng client mo and dun sa account ng client mo. Oo. Very wrong. Kung bayad yun na, oo. Yun. Ayun. So, in short, i-bullet mo lahat or ilista mo lahat ng mga things that you can do, your skills, and then provide visual sample if there's any. Hindi kailangan ginawa mo sa client, ha? Kunwari, gusto mo, alam mo gawin to, tapos gusto mo mag-offer ng ganito sa client, hindi kailangan ginawa mo na siya before sa client. Pwede mo siyang gawin para sa sarili mo. Ano to? Kunwari ako sa writing, gusto ko mag-offer ng pillar contents. Wala akong sample ng pillar contents. Kumausap ako ng isang client kung pwede ako gumawa ng isang pillar content dun sa website niya. Para sa ganun, sa next clients, magkakaroon ako ng link na maipapasa dun sa ano. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong portfolio para may offer ko yung gusto kong i-offer. So, possible din yan. Hindi ko yung galing sa client. Ang portfolio kasi is always to be updated. Hindi po pwedeng sabihin natin 6 months, yung pa rin ang portfolio mo. Ibig sabihin nun, yung bago. Hindi yung ka nag-i-improve. Oo. Walang nangyari sa'yo in 6 months. Wala kang growth. Minimum, or a maximum of 3 months, dapat nagbabago yung portfolio mo. Actually, dapat monthly, binabalikan mo siya, ina-update mo. Lalo na kung may natutunan kang bago, dapat ang unang tanggungan. Every end of the month, oo. Ako ganoon. Pag may bago. Mag-reminder kayo sa calendar. Hindi, ako pag may bago, balik ako doon sa website ko tapos idadagdag ko. Update lang na update. Idugtong mo lang na idugtong sa dulo. Diba, listahan ng tools. O, dagdag ko na naman. Ganoon.
Correct, tama yun. Or yung ano, yung kunwari, nakakalimutan mo or hindi mo na ilalagay, mag-reminder ka sa calendar mo na every end of the month, revisit mo yung ano, portfolio. So, or, para hindi ka rin makalimot. A part of your task. Isipin mo na yung portfolio mo ay kasama sa trabaho mo. Na kapag hindi ka nag-update ng portfolio mo, it is going to affect your chances of getting a job. So, huwag mo siyang tingnan na ay task or chore. Task ko, tingnan or, mo na at part of pabigat. Your job. Ito, ako hindi. Sa trabaho. Isishare ko lang kung paano ko ginagawa na hindi ko makalimutan. Yeah, katulad ganyan. Mapapaalam ka. Share ko lang. Ganon. Ay, sorry. Sige. Sorry. Lalagay ko na yan. Ganun. Oo, yung ginagawa. Oy, bakit ako? Isisingit ko lang. Pareho lang yan. Oo. Sige na. Ayun, isi-share ko lang na ang ginagawa ko, every time I ended the contract with a client, lahat nung ire-recall ko lahat ng mga ginawa kong kakaiba at bago na wala pa silistahan ko. Tsaka ako ina-update. Ganun ako usually mag-update. Habawa, sa previous client ko, kumain akong bubog. O, edi, lalagay malalagay ko na, kumakain po akong bubog. Ganyan. So, every time na matatapos ang contract. True. Every time na ano magkakaroon ako ng mag-end yung contract, balik ako agad sa lahat ng profiles ko, online profiles, sa website, sa Upwork, sa lahat. Update ko siya lahat talaga. Kailangan lahat siya nandun yung mga bagong eksena. So, masaya. Pwede din ako yun mag-share? O, oh, nagpapaalam. Charot. Ayun, hindi, ano, share ko lang din sa akin kasi nag-ano ko na meron akong 10 hours a week nakatira. Meron akong, may tinitira akong 10 hours a week para sa akin lang. So, busy talagang managalog to si Nisa, no? Sarap pa iba. Bagpag sa Pilipino na nag-aaral ka. Hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog. Eh. Sarap ang daldahan eh. Walang alam sa buhay, hindi. So, kumain ng siomay. Nagsiset ako ng, ano, oh, kumain matulog, baboy. Ano to? Baboy. Ano to? Nagsiset ako ng 10 hours for me, for myself. So, for your online self. So, dapat every day may ginagawa ka sa, para sa sarili mo. Kahit hindi siya ganun kalaki. Basta, kunwari, isiset ko lang siya na may 10 hours a week. Tapos, sa 10 hours na yun, pag gagawin ko na siya, gagawin ko anything na makakadagdag sa portfolio, sa website, sa page, sa YouTube, basta para sa sarili ko na makakakuha rin ng client in the future. So, kahit na nga 10 minutes a day, iset mo yung sarili mo. Parang kasi pag naging routine mo siya, hindi mo napapansin na dumadami pala yung nagagawa mo. Kasi usually napaparalyze yung mga tao kakaisip na ay ang hirap gawin. Ala, ano na ilalagay ko? Gawin. Oo, nakakatamad wala gawin. Wala akong maisip. Wala akong maisip. Bukas na lang. Eh kung gumawa ka ng 10 words today, dagdagan mo bukas. Bukas baka mas makadagdagas. Ayan, bakit pala nung sinulat ko kahapon? Oh, sige, palitan ko ngayon. Mm-mm. So, totoo yan. Week, yung habang binabalik-balikan mo, tapos nakakatawa. Antsa ka pala, papalitan mo. Hanggang sa continuously ni-improve mo siya. Continuously. Wow. Yes. So, wag niyo antayin na magkaroon ng oras. Gawan niyo ng oras. Mm-mm. Gawin niya siyang routine. Kasi hindi magkakaroon ng oras yan. So, kunwari, sabihin mo 30 minutes a day lang gawin mo yung para sa sarili mo, mag-apply, gumawa ng cover letter, gumawa ng portfolio, or 1 hour a day. Tapos, after a week, hindi mo mapapansin, buo na yung cover letter mo na maayos. Mas maganda siya, instead of kapag may nakita kang job, doon ka palang magmamadali gumawa ng cover letter. Halatang may nadali yun at hindi mo masasabi lahat ng gusto mong sabihin. Hindi. Siguro sa portfolio, oo. Pero sa cover letter, ako, ang practice ko talaga is kung ano yung invite at
or kung ano yung job opportunity. No. Ay, sorry doon naman. Ako, but cover letter yung sinabi ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ko ibig sabihin yun. Tuloy, kinorek kita. Oo nga eh. Na-correct ko naman. Hindi cover letter, portfolio. Portfolio. Oo. Ekis na tayo cover sa cover letter. Ibang topic yun. Dito lang tayo sa portfolio. Ayan. So, next na tayo. Tapos na tayo sa mga bulleted kineme. Next. Sorry na, Jeff. O, sige. Narrative, visual representation, o tapos. Ako yun lang. Ako yun lang. Sinapang. O, meron pa ba? Content. Ito. Consideration pwede nating alalahanin is saan natin ilalagay yung portfolio natin kasi maraming pwedeng paglagyan. Hindi. Yung content pa, mama. Pay to have your own website, katulad ni Rhea, na murang-mura lang. Ako dati may website din ako na murang-mura lang, 500 a month ang hosting, may email ng kasama. Mm-mm. Yun yung cost ko dati. Hindi, sa akin hindi ganyang kamura. Anyways, balik tayo dun sa content. Wait, bago ka bumalik. Ano? Sa Black Friday, sa November, nagsisale yung mga hosting. So, dati, last year, may nakuha ako, $3, one year na siya na may domain at saka may hosting. Yun nga. So, pwede kayo kumuha. Mura doon. Siya. Ilang years ko nang minimaintain si website. So, doon na siya, back to regular programming na siya, back to regular Mabalik price. Siya, oo. Pero kung nagamit mo naman siya in one year, di ba? Sulit na rin. Kasi pang-site, oo. Kesa, oo. Tsaka kesa, kesa mag-invest ka agad ng pera, di ba? Pwede na yun. Ayan. Babalik na ako dun sa content. Kasama pang email. Hindi, ikaw no. Ikaw nang nakatipid. Ayun. Dun sa content, di ba, na natin yung narrative about you, about what you can do, and then visual, parang representation ng mga skill sets mo and everything. Idagdag ko yung references kasi madalas may nakihingi ng references. Previous clients, work history, and references. Yun. Although, ang practice ko is before ko ilagay sa reference, nagpapaalam ako para hindi naman siya ma-surprise. Kasi may mga clients nga ako na nibanggitin ko na nagtrabaho ako sa kanila before ayaw nila. Kasi may mga states na bawal mag-assign ng ganitong task sa hindi licensed realtor most of the time ina-assign pa rin sa amin na mga VAs, so kaya bawal silang banggitin, magkakaroon ng legal implication pero syempre, 'di ba, practicality, hindi nila kayang gawin lahat lalo na malaking team sila, so kaya kailangan nilang iasa pero para mga ghost pero the thing is sila pa rin naman yung liable and sila pa rin naman yung accountable, so para sa akin personally okay lang na okay lang nagawin nila yun kasi para maging itong mga VAs na hinahire nila is parang ghost na hindi nila inire-represent yung company, parang ghostwriter. Oh, di ba? So yun. Ano pa ba yung nandito sa aking na Google na listahan. Career goals, resume, accomplishments, skills. Perfect din yan. Pag meron kang testimonials, perfect. Yung mga nasa Upwork nyo, syempre, yung mga clients. May idadagdag lang ako na sa kapag kunwari page sa website, lagyan nyo ng call to action. Lagyan nyo ng anong gagawin nyo or saan siya pupunta para i-hire ka. Kasi baka mamaya listahan lang siya. Tapos wala namang contact form or contact button doon. So, mahihirapan pa siya na pag nabasa niya to, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hanapin pa niya sa website nyo. So, lagyan nyo ng call to action na after niyang mabasa to, dito ka pupunta para i-hire ako. Ganon. So, parang bigyan niyo siya ng path na gusto niyong tahakin niya. Ayun. Ako diretso sa email ko or sa phone number ko. Oo. Yeah, usually naman may libreng email yung mga hosting. Yung nabili ko ng $3 ng one year. Oo. May email siya. Tapos, meron naman eh.
Oo. Tapos hindi mo naman kailangan magbayad nung sa Google para maging Google siya. Kasi yung mga phone, pwede nyo siyang ilagay sa phone. Yung oo, sa meron siyang app. Instructions para yung iMap ba yun, yung email yung client. Oo, PAP3 and iMap. PAP3 and iMap. Dahil ma-arte lang ako, nag G Suite din ako, pakialam nyo ba? Ay, yung arte niya. Bakit? Naka-G Suite ako. Pakinyo. Ayun. Pwede naman siyang ilagay sa email. Kunwari sa akin, nakalagay siya dun sa Spark ang ginagamit kong email kasi. So, ayun. Ayun lang. Tapos pwede nyo na isig sa PC nyo, sa mga device nyo, sa phone. I mean, ayun, hindi nyo kailangan ng G Suite kung ayaw nyo. Sa akin, sila kayong tatahimik eh. Ayun. Iwanan ng pagitin. Sabay pa kami. Next, okay na ako. Naisingit ko na yung another item, chuchu. Sige na, i-reviewin mo lahat para sa ating mga nakikinig. Ayun, yung advisable na content ng portfolio is number one, yung narrative. Parang a paragraph about you, about what you can do. Then you list your skills and things that you can do, your experiences in bullet. And then next is yung visual representation, if possible, and if applicable, nung mga minention mong experience, skills, and whatnot. And then work history. History. Yon, work history ng mga previous work mo, previous company that you worked with. And ano sinabi ko? References. Mga previous clients mo. And then, yon yung dinagdag din isa ng testimonials and call to action. Kasi, lalo na kapag may mga feedback ka from previous clients na awesomeness, ay, pakilagay mo yan. Magandang ano ako, yan. Ako, nilagay ko yung status ng client ko. Diba? Yung text ng status ng client ko. Dahil, yan ang hindi ko na-ano. Nagharap ipunin yung mga simple yung mga hindi ko nalalagay pero sige. Hi, si mama ko, ayan na. Ayan na yung auntie number one fan. May dadagdag pala ako dun sa ano. Saan? May dadagdag ako dun sa visual representation kasi katulad ng sinabi mo kanina, kung photos lahat or logos lahat, or kahit na yung dashboard screenshot, masyadong marami, pwede nyo siya i-group. So, ito yung mga project management apps na kaya kong gawin. Ito yung mga communication apps na kaya kong gawin. Ito yung mga CRM. Ito yung mga ano. So, pwede mo siyang i-heading, tapos tsaka yung picture sa baba. At tsaka yung mga theme sa WordPress and sa Blogspot, na kung may website ka, may mga portfolio team na meron siyang clickable na link sa taas. Lalagyan mo lang siya ng category. So, kunwari, meron sa taas na parang project management apps. Pag kinlik mo yon, lalabas lang yung pictures na applicable dun sa, na project management. Tapos, kunwari, pag kinlik mo tong communication apps, so lalabas lang dun yung mga communication apps, mga Slack, mga ganun. Telegram, ganun. So, ganyan. Kasi ginagamit yun ng mga graphic designers na, kunwari, tambak lang dyan lahat ng portfolio nila. Pero meron silang mga menu. Parang pag kinlik mo yung logos lang lalabas. Pag kinlik mo yung websites lang lalabas. Pag kinlik mo yung social media image, ganun. So, pwede mo rin siyang gamitin kahit na bullet lang. I-group mo siya dun sa base sa kung ano siya. Wag lang puro bullet na mahabang-mahaba na baka malito na si client. So, kapag humaba na, lumagpas 10 na, try mo siguro ito. Oo, i-section by section mo siya para organized. Yes, oo. Okay, or alphabetical. Pwede rin alphabetical kung gusto mo. Kung buso. By high. Papilahin mo, arms forward, raise. Ganon. Yes. Arms forward, raise. Ganyan. Sige. Ayan. So, ayun pala. Di ba pinag-usapan din natin isa sa mga concerns is kung saan
ilalagay ang inyong portfolio. Sabi nga namin, pwede kayong kumuha ng sarili ninyong hosting ng website. Kung may pera naman kayo, think of it as your investment, online resume. Pwede namang, dami namang Google, mga cloud solutions kung saan i-forward nyo na lang, i-save nyo na lang as a file, sa Word, tapos sa bawat ano, i-link nyo sa inyong cloud solutions, whether it's Google, Google Drive, OneDrive, LinkedIn, Dropbox, can be, LinkedIn can be a very good one. Oo, lalo na LinkedIn. Parati ko sinasabi, sa itong chatting ko, you need to have a LinkedIn account. Remember that 60 to 70% of the world's hires now come from LinkedIn. Isa na siyang malaking resource sa mga recruiters ngayon. So update your LinkedIn account. In-update ko na yung LinkedIn ko. Ako medyo. Nilagay ko na yung recent position ko. Diba sa Facebook nilalagay yung Keme, works at sa puso mo. Krusty Krab. Freelance model. Freelance model. Sa LinkedIn niya ilagay si Krusty Krab. Pero totoo yan, sa LinkedIn. Kasi nag-post ako doon ng isang article. Di ba pwede ka magsulat doon? So nag-post ako ng isang article. Meron lang siyang ngayon, 31 views. Pero meron ng tatlong nag-message na nagtatanong kung kung may time pa ako magsulat para sa kanila. So, hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. Pembarya. Hindi. So, hindi mo masasabi. Basta ilagay mo lang doon. Hindi mo kasi masasabi kung sino yung makakahanap sa'yo doon eh. True. Parang paglalakad lang yan sa kalye. Hindi mo masasabi kung sino makakasalubong mo forever mo na pala. Charot. So yun nga, just know lang where to put your information. Kasi nga, ang bawat social media platform ay may intended audience. And ang LinkedIn, ang intended audience ng LinkedIn ay business people and decision makers. So kung meron kang dapat ng vlog. Si Mema nag-post ng vlog sa LinkedIn. Gumamit kayo ng mga online vlog tools. Yung mga, ano ba yung mga ginagamit ngayon nito? Yung mga online vlogging tools. Yung pwede kang gumawa ng vlog site mo. Yan, yung mga libre-libre. Blogspot.com. WordPress, yan. Blogspot, Tumblr, ganyan. Oo, yung mga ganyan. Gamitin niya yan. Maraming libre. Actually, pwede na yan eh. Oo. Tsaka dagdag ko yung 10 years ago. Emo ka pa. Emo pa ako. Dagdag ko yung contently.com para sa writers. Libre lang yun. So, yun ako, pinapadala ko lang sa client ko yung Contently link ko at saka yung blog ko. Tapos, yun na sarap yung ganyan ha. Alam ko, mga web developers, meron din silang parang ganyang site na nandun sila lahat, tapos pwede silang mag-create ng portfolio. Kasi meron akong na-interview dati na web dev, nung naghahanap ako ng web dev and designer, na binigyan niya ako ng link ng profile niya sa isang online platform para sa mga web devs. Meron ay, silang galing. Mga ganyan. Oo, may ganyan silang keme. Kung ano yung expertise mo at gusto mong i-offer, hanapin mo kung saan naglalagay yung mga katulad mong katribo mo. Saka, saan naglalagay find your yung tribe, clients. Sabi nga. Oo, kung saan naglalagay yung clients na kailangan yung service mo. Kasi mahirap din tumambay doon sa tambayan ng mga freelancers lang kasi wala naman nag-hire doon. Kung support, pwede. Basta tambayan ng mga kliyente. Tambayan ng mga kliyente. Totoo yan. So yun. Isa pang dapat din natin pag-usapan, ano yung ba yung mga mistakes or errors or bad practices na kailangan niyo avoid ng ating mga freelancers na kasama para mabili nila yung portfolio nila na maayos. So, sinabi na nga natin yung spell. Huwag mag-overhype, huwag mag-maling. Huwag puro ay. Huwag puro mi. Ano pa ba yung pwede natin madagdag na mga dapat nilang i-avoid? Ayun na nga. Yung katulad ng sinabi ko sa kanina na kung medyo
hindi kayo ganun ka-confident na mag-put up ng narrative on your own na iniisip nyo baka hindi nyo ma-put up ng maganda kasi very limited yung vocabulary natin. Keep it simple and short. And huwag tayong magka-copy-paste, utang na loob. Di bali ng simple, basta original. Kasi marunong po mag-google ang mga client. Hindi lang tayo ang marunong mag-google at mag-copy-paste. Marunong din sila. Nade-discover nila yan kapag copy-pasted. Meron akong mga clients na may mga horror stories ng clients akong narinig na kinuwento nila sa akin na sobrang copy-pasted from Google ang mga pinipresenta sa kanila. So, make it original. Make sure it's original. And yung mga visual nyo, make sure then na you will not be liable in posting it. Either you ask permission or original nyo siyang ginawa. Kung ito man from your previous work, make sure na you are allowed to post it online or to add it on your portfolio. Kasi lagi nyo titingnan yung section ng, yung NDA section ng mga contracts nyo para ma-sure nyo na wala kayong malalabag and hindi kayo magiging liable in the future. Mas mabuti na yung legally, maingat tayo. Good thing lang kasi madalas sa akin, ang contract sa akin ang gagaling. Ako yung nag-i-initiate na, oh, pirmahan mo tong kontrata ko bago tayo magsimula. So, memorize ko yung laman ng kontrat ko. Kaya, ayun. Yun lang. Yun lang mapapayo. Dapat niya po eh. Ako yun lang kasi, yung hindi, wala na akong alam. Hindi, ayun lang kasi, yung wag masyadong ay, tapos wag yung masyadong kalat. Kailangan every content na ipopost mo sa online is may purpose. So, kung ano yung portfolio na to, yung page na to, ano ang purpose nito? Syempre, makahanap ng client. Syempre, dapat alam mo kung sino yung client mo para alam mo kung sino yung kinakausap mo. Hindi ka maliligaw na iba na yung sinasabi mo. And syempre, yung mga ilalagay mo doon, yung lang mga kakailanganin nung target mo doon para sa post na yon. Tapos, wag kalimutan ng call to action na kailangan talaga laging meron na laging meron silang gagawing next. Ano ang next na gagawin? Saan sila pupunta if ever they are interested? Saan sila pupunta? Anong kasi gagawin ang hirap, nila? Oo. Ang hirap nung ang haba-haba nung ano mo, nakailang scroll sila, lagpas 20 scroll para makita lahat. Tapos, magsa-scroll up na naman sila, wala pang back to top yung website mo. So, magsa-scroll up sila para sa home, para makita kung saan ka i-contact na kung hindi na siguro mag-scroll up yung mga yon. So pwede namang i-set up yun na sumusunod yung ano eh, yung button. Yung sa button sa taas. Mo, meron diba? Yung parang, o-set up meron mo sa taas. Ano mo, designer mo na yes, sumusunod pero, yung ano. Or pwede mong lagay din doon sa baba para ano. Oo. Or mamili ka ng theme na gano'n para, alam mo yun, yung sumusunod yung sa team naman yung yan, taas. Nasa team tapos yun yung eh. Team nyo, yung team nyo, kung pipili kayo, wag masyadong ano, wag masyadong flashy. Oo. Kasi kung ano, mas ma ewan ko, parang mas professional tingnan, mas malinis, mas lang. Straight to the point. Oo. Malinis, straight to the point. Wag na yung masyadong maraming katulad ng mga friends turn on tsaka multiply yung pagbukas mo. May mga kumikis na kiss na mga GIF. Yes, oo. May kanta pa. May kumikis na tsaka may malakas na music. Wag ganun. Wag ganun, baka mamaya maghang pa yung computer ng client tapos hindi na mapatay. Mabuhis ito siya sa'yo. Hindi ka na niya balikan. Basta yun lang sa akin. Wag masyadong puro ikaw. Kasi magmumukhang ano lang yon, nagmumukhang parang place to brag mo. Oo. Tsaka, sabi nga, nung nababasa ko sa mga business colors, yung blue parang nag-aano siya ng trust, yung shades of blue sa website. Pero dahil mas tinatawag ko ng talaga, pink pa rin ako. Puro pink yung website ka. Ako rin, puro pink. Bakit mo? Maarte ako eh. Bahala na yung trust-trust na yan. Basta gusto ko pink. Ito mga cover natin, pink. Oo, totoo. Signature ko, pink. Pati sa email. Puro maarte, ha? Pero in fairness, ayun, Rhea, ikaw, share yung website mo para may reference sila kung paano ba ang magandang ayon portfolio. Yes.
Yung website ko kasi, hindi siya, hindi ko pa siya na i-set up ng may call to action kineme. Pero nandun yung contact information ko kasi, wala pa, hindi ko pa nasi-set up ng buo yung mga email channeling chuchu. Kasi dapat dugtong-dugtong yan, di ba? So, since hindi ko pa siya na nasi-set up lahat, ginagawa ko lang siyang online portfolio. Nasa first page, yung services na kaya kong i-offer and services na pwede ko silang i-refer. So, meron doon, ano, parang real estate website designing. Hindi ako gagawa nun. May i-refer lang akong kilala ko na, ano. So, mag-double purpose siya. Hindi lang to showcase what I can do, but to showcase what some of the people I know can do na pwede kong i-refer yung clients mm-hmm. if ever kailangan nila mo ng ISA. Eh, hindi ako nag-ISA. Kahit patayin mo ko, hindi ako mag-ISA. I-refer ko yung mga kilala kong ISA. Mm. Bakla, ang tinatanong ko, sabi ko sabihin kung saan yung website mo para makita nila Nag-explain ko muna. Kasi baka pagtingin nila, sabihin nila, kung makapagsalita naman to, tsaka naman pala ng website. Oo. So, meron doon dalawang section. At least hindi, ano, no? At least hindi mukhang MS-DOS. Oo, bakit? Pag may kiklik ka doon na, meet your assistant, that's my portfolio. So, pag kinlik mo yun, nandun yung, ano ko, yung details ng mga eksena ko. Yun yung link na sinesend ko sa client kapag nagtatanong siya ng your work history, whatever, what you can do. And then meet the team kasi provision talaga yung website for me to put up a team. Hindi agency, but a team that I will be working with. So my website, eto na. My website is yung pangalan ko lang, roeavargas.com, pack, and I. Thank pack, you. Ayan. So ako, pag mayaman ka, katulad ni madam, .com.pack. .com.pack.ph. Ayan. So, kung meron kang budget, pwede ka naman katulad ni madam, mag-hire ka ng gagawa kung hindi mo kaya. Pero kung wala kang budget, katulad ng sa akin, pwede naman, free lang yan. Free lang yung mga teams, ganyan. Mm-mm. So, yung sa may akin, mga free kung teams. Yung mga members ng Freelancing with Heart na nakakita na ng website ko noon kasi maayos, yung website. Tapos ngayon, kakalipat ko lang ulit, nag-start ako from scratch kasi na-injectan ako ng link na mga kung ano-anong link na hindi ko alam kung ano yon. Basta nagsisira yung website. So, nag-start ako ngayon. Punta kayo sa www.nijagueco.com. Nasa, meron doon yung parang subscribe. Pwede na kayo mag-subscribe para malagay. But parang commercial naman. So, pwede na kayo nag-plug. Natawa ako bigla eh. Ikaw nag-plug. Kaya, wow. Natawa ako bigla sa pinagsasabi ko. So, hindi. Pwede ka. Pwede na kayo mag-subscribe. Hindi yan ayos. Hindi pa ayos. Inaayos ko pa siya. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na meron akong 10 hours a week para gawin yan. Kasama yan sa ginagawa ko. So, pwede na mag-subscribe para lumabas yung mga, para lumabas yung mga next vlogs dyan. At para lumabas yung mga chismis. Yung group ng Daldalang may matututunan, kaming tatlo, yung group niya, nasa pinakababa. May links doon ng mga groups na pwede niyong salihan para kumuha ng support. So, sali kayo sa Daldalang may matututunan na sa ilalim. So, www.nizagueco.com. Yes, walang, promotion. Walang pak. Sa ako may pak. Pak ganun. Next. Okay. So, yun, final habang, word na tayo. Habang nagdadaldalan yes, tayo, ginagawa ko yung mga HOA lang nagkaroon ng border itong ginagawa natin eh. So, final word na tayo. Rhea, final word. Ano ba yan? Ako lagi inuuna mo. Paborito mo ako, no? Gusto mo akong ginugulat. sige, final word. Matalino ka pag ginugulat ka. Final word. Isa sum up ko lang yung sinabi ko kanina. When it comes to your portfolio, it don't, parang hindi siya kailangan na sobrang flashy and sobrang mabulaklak na words and all. Just keep it simple, but make sure you're honest and make sure that you're responsible for everything that you put in there. Na you will not be liable legally to anyone. You're authorized to post anything, mga especially mga work samples, mga previous work samples and all. And yun lang. All in all, what we're trying to point out here is
portfolio is and will always be important pagdating sa career at paghahanap ng clients or trabaho? Yes. Yun lang. Yes na lang yung sagot. Ako ganun din kay Rhea. Ang portfolio, kailangan natin tanggapin na bahagi siya ng ating buhay bilang freelancers. Kung may magsasabi sa inyo na hindi siya kasama at may nag-hire ng walang portfolio, gumawa pa rin kayo. Kasi trust at maintain na kailangan siya at pinatampung in your career, hahanapin siya. Sa paggawa niya ng portfolio, just be honest. Yun yung unang-una ka talaga nagsishare sa inyo. Huwag na huwag kayo magsisinungaling. Be honest. Do not hype yourself. Always remember, under-promise but over-deliver. Huwag niyong ibentang masyado yung sarili at the point na nagsisinungaling na kayo tapos hindi niyo na kaya. It's always important to be truthful with what you know and what you can do and also what you can do well. Iba yung what you can do to what you can do well. So, meron lang kayong i-hype. I-hype nyo yung what you can do well kasi sigurado kayong magagawa nyo na maganda. Kung, what, kung kaya nyo gawin pero hindi kayo confident magagawa nyo na maganda, then isulat nyo pa rin. Pero you have to sa dulo. And truthful. With what you say. And then lastly, yun nga, it's always about the client. It's not about you. It's always about the client. Always think, the portfolio should show how, should show the client how you can help him achieve business success. Kasi yun naman yung goal ng bawat kliyente. Makahanap ng tao sa kanila para maging success. And yun dapat yung goal. Hindi kayo gumagawa ng portfolio para patunayan sa mundo na kayo ay superstar. Wala nang dulot sa inyo yung superstar kayo. Hindi siya nakakataas ng rate. Ang nakakataas ng rate ay yung magandang feedback ng mga kliyente. Paano yun nakukuha kung mapapatunayan sa kanila at makakatulong kayo para sa future. Yun lang. Madami sa... Starla! Ay, charot! Yan. So, yung akin reminder yun sa akin. Kasi, yung sa group, sa Freelancing with the Heart, lagi kong rinirremind yung mga tao na before kayo magbayad ng isang coach, kailangan i-research nyo na malalim na malalim. Kailangan i-research nyo na malalim na malalim. Kasi hindi ko na mabilang kung ilang coach yung nakita ko na wala man lang silang portfolio, wala silang website. And yung kapag ni-research mo yung Upwork nila, ang last work nila is $3 work. Na customer service kunwari, ganyan. Tapos, kung ano-ano yung tinuturo nila sa students nila. So, para sa akin, kung talagang ginagawa nila yun, magkakaroon sila ng portfolio. Tapos, ang posible kasing nangyari dyan is, ayaw na nila magtrabaho ng sarili nila. So, nag-put up sila ng courses para magbabayad na lang yung mga estudyante sa kanila. So, para sa akin, alamin mo kung ano yung proof na talagang ginagawa nila yun at alam nila yung mga pinagsasasabi nila. Kasi kung wala, pwedeng nakita lang nila yan sa, bumili sila ng course, tapos nirelay nila sa kinopia inyo nila. Ng course. Oo. So, look for something, look for proof na ginawa nila yan noon and na ginagawa nila yan for the client. Kasi kung hindi, maaaring part lang, magiging part kamote lang kayo ng business niya. And, oo. Hindi maaari. Kamote talaga yan. So, maaari na, hindi sila freelancer kasi hindi nila ginagawa eh. Businessman sila, businesswomen sila, na yung product nila is yung courses nila, are your courses nila. Tapos, kayo, yung customers nila na nagbabayad, nagpapayaman sa kanila. So, hindi sila yung mayaman dahil sa freelancing kung hindi nila ginagawa yan at wala silang portfolio. So, yung mayaman sila sa inyo. Yung mayaman sila sa inyo. So, tingnan yung mabuti yung mga yan. So hindi na ako nag-dive masyado doon sa mga kailangan sa portfolio kasi nasabi na nilang dalawa. So ang sa akin is importance ng portfolio dive, not only for you. Nag-dive mo. Ito nagtataka ako din, Jeff eh. Diba sa ating tatlo, ikaw talaga yung nasa linya ng education eh. Ikaw yung educator sa ating tatlo. Pero si Nisa yung pinakagigil talaga sa kamote coaches eh. Pero kung totoo si sa ating tatlo, ikaw yung pinaka-nasasagasaan dito eh. Sorry na. Eh, masyado kasi silang hype eh. Hindi ko ma-forgive diba? Yung pinagmumura ko. Uh-oh. So, ayun. So, oo nga. Ayun, may punto ka dun, Jeff. Hindi kayo magka-level kasi ikaw, licensed educator ka.
as in, sila. Educator ka talaga. Uh-oh. Sila, mabuti educator. Hindi. Ako educator. Kaya ako gigil dyan sa mga, ano, sa mga kamote coaches. Kasi yung victims nila is yung target audience ko dun sa group ko. Mm-mm. Na gusto kong turuang tumayo. Gusto ko silang tulungan mag-start. Kaya lang nagiging biktima sila ng wrong impressions ng mga coaches. So, mm-mm, ang importance ng portfolio, not only for ourselves, but also for those na babayaran natin for courses. Ayun. So, hindi ko sinasabing wag magbayad, pero kailangan mag-research kung worth it silang bayaran. Wag maniniwala sa reviews at sa nababayaran ng Facebook ads. Oo, pati ang Facebook sa ads, Facebook. Nagbabayad yung mga yan. Ba't sila may pambayad? Ba't sila may pang-travel? Dahil nagbabayad kayo sa kanila. True. Ayun. May sulpot ng sulpot sa wall ko ng ano ah. Ako naman, click-click-click. Kasi paano ay, magbayad ako, din siya. Buti nga, ikaw sa wall eh. Sa akin sa email eh. Diba? Ako sa wall. Sa wall. Nag-unsubscribe na ako nung ano. Nag-unsubscribe ako nung Feb. Tapos ngayon, meron na naman. Ano ba yun? Nilalagay niya ako. Oo. I-check ako lang sa inyong dalawa. In-update yung LinkedIn ko ng aking bagong role. Secretary Board of Directors ng HOA. Pak! Ang saya lang. May local position ako. Oo, makakatuloy yan. Kasi somehow related. And kung ano man yung skills na-hone ko sa aking real estate gig sa US, nagagamit ko in running and in performing my duty as a secretary. In running? In performing secretary. My duty as a secretary. Charot. The Homeowners Association. Yeah, association. Of, ano. Presented to you by Herbalife. Ay, hindi na tsaa, nag-improve na. Hindi lang tsaa, ano dalawa shake? Na. May tsaa na, may shake pa. Wow! Yung Herbalife, shake. Hide-lat ako kahapon. Oo. Dahil may yung, shake din yung Herbalife? Basta may eksena. Yes, meron. Diba yun? Yung parang kapalit ng food na parang isang meal yata. In fairness, nung inom ko siya talaga, hindi na ako nag-breakfast. Kasi parang, alam mo yun, I feel full, pero hindi pa rin. Yes, I feel full. Oo, natutuwa na po ako sa may libreng pa her pa ano pa wala Herbalife pang aking kapitbahay. Wala pong member ng Herbalife sa amin. Oo, wala po. Pero kung gusto actually, pa sa akin. Pero kung gusto kaming ano, gawin kuning ano endorser ng Herbalife, why not? Tatanggapin. Pag binisita ka namin, dadalhin mo ba kami sa kapitbahay mo? Magre-reklamo din kami. Ay hindi, bibili na ako, nakakahiya naman. Parasite na nga ako, nagbit-bit pa ako ng dalawang parasite pa. Magre-reklamo Herbalife o mare? Oh, ano na? Tapos na tayo. Oo, tapos na, nagkwento lang tayo. Ayan. So, thank you sa mga nanonood. Next time, next time, maglagay, good morning. Ayan pala nanonood si Jennifer, si Ashley, tsaka si mama ko. So, next time, masali tayo sa conversation. Si mama ko nakabantay. Paano naman kasi silang hindi makakasali? Minsan, daldal tayo ng daldal, hindi na tayo tumitingin sa comment section, puro tayo kuda. Ano yung pagkukuda, walang awat. So, kailangan nating i-address yan. Pag-usapan nating tatlo kung sino ang from time to time titingin sa atin ng meron ano. Meron ako dito. Nakatingin ako dito sa ano. Sa nakatingin ba? Hindi lang talaga niya maisingit. Kasi yung pero pag may gusto akong sabihin, sinisingit ko. Pero pag ano, hindi ko man. Hindi, minsan kasi, yung comments hindi na konektado or hindi pa konektado, hindi ko maisingit. So, siguro sa end of the ano na lang, end of the conversation. At saka pag sobrang sakto, ilalabas natin yung comments nila. Sabi mo yan, ah. pero ayan, okay ako tumitingin sa kanan. Nandun yung ano, screen ng ano, comments. So, wala naman nag-comments na good morning lang sila.
Okay, ayun. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you. Thank you sa mga nanonood. May balak pang manood. Sa mga manonood ng hindi live. Hello, good morning sa inyo. Hello. Good morning, magandang tanghali at good afternoon sa inyo. Malay natin kung anong oras silang manonood. Malay natin kung anong oras silang manonood, di ba? Good night nga, tsaka good evening. Good night. Good evening. Good evening. Okay. Yun. Thank you. Paalam. Bye-bye. Paalam. Bye-bye. Bye.